Magandang araw, Pilipinas! Narito ang ating pangunahing balita ngayong araw. Sa isang mainit na pahayag, binautahan ni Vice Presidente Inday Sara Duterte, si First Lady Lizatanas Mags at si Pangulong Ferdinand Cutting Jr. Ayon kay VP Sara, may mga kabalbalan at katiwalaan umano na nagaganap sa loob ng palasyo na hindi dapat ipagwalang pahala. Ibinunyag ng Vice Presidente ang mga isyu ito sa isang press conference kung saan tinuko niya ang ilang mga insidente ng demonic pang-aabuso sa kapangyarihan at maling paggamit ng pondo ng gobyerno. Dagdag pa ni VP Sara, oras na upang managot ang mga sangkot sa mga anomalya at magkaroon ng masusing imbisigasyon upang matuldukan ang mga katiwalian sa administrasyon. Sa kabila ng matinding pahayag na ito, wala pang tugon mula sa kampo ni First Lady Lizatanas Mags at ni PBBM. Ang mga susunod na hakbang ng pamahalaan hinggil sa isyong ito ay inaagbangan pa rin ng buong bansa. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sumiyap ng bagong balita sa tunay na boses sa masa. Good vibes muna tayo. Mayroong viral na short video ni VP Sara sa social media. Nako, pabiro ang kanyang pasaring kay First Lady Liza Araneta Marcos. Short ko lang ito, mga less than a minute na video. Tapos binigyan ng reaction, pinaliwanag ni isang DDS vlogger ni Pambansang Loyalista. Salamat kapatid Pambansang Loyalista. Mga kaibigan, mag-subscribe tayo dito sa DDS vlogger nito. Napakagaling yung kanyang paliwanag. Okay, enjoy po ang video na ito, Pampa Good Vibes. Hi! Gusto ko lang i-share sa inyo ang aming kusina. Ito, yan. LVM mo ang trapodali. At hindi lang isa dali. Zay! Tulungan mo ang LV na trapo, Zay! Nakuha niyo po ibig sabihin ni VP Sara, mga kapiel. Ang sabi po ng ating mga kababayan sa comment section, dyan sa video na yan, wow! Ang social naman ng VP namin, maganda na. Ah, LV pa ang basahan sa paa. Eh sa amin kasi, sa mga Bisaya, ang tawag namin dyan, trapo. Ayan, ewan ko lang kung sa katagalugan, di ba, ano yan, basahan sa payan. O, ayan. LV, parang pabiro lang po, siguro mga ano yun ni VP Inday, mga supporters niya. Ayan, ang social ng VP namin, maganda na nga. Ayan. Hindi po nila nakuha ang ibig sabihin ng pasaring ni VP Inday, mga kapiel. Ako, kuhang-kuha ko. Alam nyo ho, kung ano meaning, para sa akin lang ha, nung LV, ah, doon sa video ni VP Inday Sara. Pero sa original, alam na ho natin yon. Huwag na po natin banggitin, baka mapagkamalan pa tayo ni YouTube na nagpo-promote. Alam niyo po kung ano ibig sabihin ng LV na yon para sa akin? Lisa Vangeg. Marami ibig sabihin nun. Meron pa. Lisa Butod. Meron pa. Layas Butod. Si VP talaga. Simple lang kung mangasar, ano? Hindi mo mahahalata na pangasar na pala yun. Sa makaintindi lang. Eh ako naintindihan ko eh. Eh sino ba naman kasi ang umaapi sa VP natin? Diba, bumabastos, hindi nga sa nilapitan nung huling lipad nung ni Mr. President edined mga yung VP natin. Simple, kung bumanat, pag matalino. Naintindihan ko kagad, hindi naman ako matalino, ano, pero naintindihan ko base doon sa letra na sinabi nga ni VP LV ang trapo namin. Ano sabi niya? Basta LV daw yung kanilang trapo o basahan sa paa.
pumasok ka agad sa isip ko, na ibig sabihin to eh. Kilala ko kasi si Inday eh. Hindi yan magbibiro ng walang laman. Para sa akin, naalagyan ko po ng laman. Wow, tama! Liza Bengig pala yan. O sakto nga naman. Ayon na rin sa mga paratang ni Maharlika na di umano ganire ang si Ismags nga. O kung hindi man Bengig, ano na lang, Liza Butod. Ayan, kita-kita naman. Ayos, ang galing mo ng pang-asa ninyo, Bipi. Simple, pero may laman. Ayan ang Bipi natin. Matalino na, maganda pa, creative kung mang-asar. O, di ba? Matalino eh. Hindi naman bobo yan eh. Ayos, dito naman po tayo sa nakakagulat na balita. Ito pa yung ano, bagong Pilipinas. O ito, basahin ko po sa inyo ha. Ipakita ko na rin din po dito yung picture. Ayan o. Nangunguna, Pilipinas, mga kapiel. O, world's top rice importer 2024. Kay, napakasakit nito para kay Mr. President. At gano'n na rin sa atin na pinamumunuan niya. Ganito na ba talaga ka inutil ha, ang bansa natin pagdating sa agrikultura? O ito ho ang sabi dito. Ayan, ipakita ko sa inyo. Ayan, basahin ko ha. The Philippines became the world's largest rice importer in 2023 and 2024. Out of the top 20 countries in the world, 4 of them are in Southeast Asia. The Philippines ranks the highest with rice imports of 3.8 million metric tons. Ang sumunod, Indonesia, hindi na po natin basahin. Kitang-kita niyo naman po siguro sa picture, mga kababayan. Nangunguna po ang Pilipinas. Ayan. Kaawa-awang bansa. Hindi man lang mapalakas ang agrikultura. Kaya eto, umaasa tayo sa import ng mga bigas. Napakalaki siguro ng taripa, kaya naman ang presyo ng bigas hindi bumababa. Import tayo ng import, yung ating mga kababayang magsasaka, hindi natutulungan. Ha? Hindi rin sila kumikita. Dapat, imbis na mag-import, unahing tulungan yung ating mga magsasaka. Palakasin ang agrikultura sa ating bansa para kahit papaano, numipis ng numipis ang pag-i-import natin ng bigas. At aasa tayo mula sa ani ng ating mga kababayan, kikita pa yung ating mga kababayang magsasaka. Di ba? Hindi yung puro import ng bigas. Sa bagay, kaya siguro niya binitawan yung Department of Agriculture, mga kapiel, kasi sa tingin niya, parang wala nang pag-asa. Bagamat lagi nilang sinasabi ngayon na pinalalakas nila ang agrikultura. Pinalalakas ito. Aliwaliwanag eh. Numero uno tayo. Congrats, bagong Pilipinas! Ha? Ito pala yung bagong Pilipinas! Talaga yung namang bagong Pilipinas yan. Puro import ang bigas! Mga magsasaka, hindi natutulungan. Ewan ko lang ha, sorry. Nagkamali ako. Baka may tulong naman sa mga magsasaka, pero hindi sapat. Ayan. Dapat, mag-focus kasi sa agrikultura. Para matulungan ng marami yung ating mga magsasaka, bigyan lahat ng mga kagamitan.
para umunlad ang ating agrikultura at huwag na tayong umasa sa import na bigas. Ganun, para aasa na lang tayo sa ani ng ating mga kababayang magsasaka, kikita pa sila. Diba? Ganun lang naman eh. Ito, napakasakit po sa dibdib na makita po dito, oh, ha, sa buong mundo, nangunguna po tayo. Ano dahilan nila? Yung ano ba yun, liham, meron daw sumulat sa kanila. Baga willing sila tumanggap ng mga sulat, reklamo mula sa atin na kung ano man yung reklamo natin at babasahin nila. Isa doon sa balitang nabasa ko, na nabasa daw di umano ni Mr. President na tungkol sa napakamahal na presyo ng bigas. Ang paliwanag niya, hindi lang naman daw sa bansa natin ang nagmamahal ang presyo ng bigas. Tama. Diba? Tama. Pero, wala ba tayong gagawing paraan para mapababa ang presyo nito? Diba? Yan yun. Panggising ito sa ating mga kababayan dito kay Mr. President. Katukin natin siya, Mr. President. Aba, hindi na ho ito biro. Mukhang palubog na po tayo ng palubog. Bigas pa nga lang, oh. Hindi na natin kayang ibaba ang presyo. Oh, ano pa kaya itong mga malalaking problema? Baka hindi na kayang harapin. At tuluyan na tayong lumubog. Diba? Katukin natin si Mr. President. Karapatan po natin ito. Kasi ibinoto natin siya. Iniluklok natin siya. May karapatan po tayong magreklamo at humiling sa kanya. Diba? Basta hindi pambabastos. Diba? Oh, basta bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas nga, sabi sa inyo eh. Puro export ng bigas. O yan yan. Ano ang masasabi ninyo, mga ka-PL? O, comment lang po kayo. Hanggang dito lang. Maraming salamat sa inyo lahat at higit sa lahat. Mahalin po natin ang Pilipinas. Be blessed. Parang ngayon lang ito nangyari na ang ni-request ng Executive Department ay sinobrahan ng Kongreso. Hindi nag-re-request. Dapat ang budget, kung anong ni-request, pag-approve, yun ang i-approve. Most likely, mabawasan pa. Ang nangyari kasi, ang daming, sobra-sobra ang in-approve na budget na hindi naman ni-request ng executive branch. So, yun, salamat kay ex-Senator Lacson, yung kanyang sharing of experiences na minsan nagkaroon ng hidwaan ng yung bicameral conference ng House Committee on Appropriation at saka Finance Committee ng Senado hindi magka reconcile. Oh, pinatawag sila ng Malacañang ni PRRD. Hindi pa rin magkasundo. Oh, anong ginawa ni PRRD? Beto. Di walang nagawa. Parehas na laylay ang balikat ng mga senador at congressman. Ganon ang leader. Okay, malala ko, nung bagong upo itong presidente natin ngayon, ang ganda ng simula niya eh. Malala nyo, mayroong parang economic development zone na pag pinirmahan ni PBBM ang batas na yon, somewhere in Bulacan, ang isang area, magiging economic development zone. Nako, bineto kaagad ni PBBM na ang sponsor ng bill na yon, walang iba kundi si super ate, si Senator Aimee. Bineto kaagad dahil may mga nagre-recommend nga yung mga advisors ni PBBM na hindi maganda ito, it's not good for the economy, something like that. O, di, binito. Napapansin ko, I don't know sa inyo, na nung mga first 3 or 6 months, ang ganda ng takbo ng administrasyon ito. Lalo na nung nandyan pa sa tabi ni PBBM si Attorney Vic Rodriguez.
maganda ang kalakaran. Kailang nung nag-resign na si Attorney Vic, yun na nagsimula. Ito, mga kwentong naririnig ko lang ito, ah. Ang isang malaking rason bakit nag-resign si Attorney Vic. Yung appointment ng PCSO General Manager. Papel ni Melquiades Robles dumaan kay Attorney Vic. Hindi pinalusot ni Attorney Vic. So, wala sa nating problema ngayon sa PCSO. Ilan yan? Yung how many billion? Yung sunod-sunod in less than a month? Every week may nananalo? Ang laking ano nun? Ang laking... Tapos nung una pa, yung 433 nanalo. First time lahat. So, ito, ulitin ko, ah, kwento na narinig ko, I'm not sure kung totooin, di basta ito lang i-share ko sa inyo. Hindi pinalusot o ayaw palusutin ni Attorney Vic Rodriguez yung appointment ng PCSO General Manager na si Mel Robles. Kailang may nakialam. Ha, dito na. Dito na po tayo nagkakaproblema yung pakialamero. Pakialamera ba dyan? Ayun na. Nung may nakialam na, eh, nung una daw, natutuwa si PBBM. Sabi daw ni PBBM kay Attorney Vic na hindi ako nagkamali pagpili sa iyo as Executive Secretary. Sige, tuloy mong ginagawa mo. Isala mo ng gusto. Yung mga alanganing appointments wag mong iparating sa akin. Ganon. Eh, nung may nakialam. Ito, PCSO pa rin to, ha? May nakialam. Nako, wala na, bumigay na. Ang presidente, ayun na, kinausap niya na si Attorney Vic. Pwede ba? Pagbigyan mo na lang ako. Palusutin mo na lang. Eh si Attorney Vic naman, hindi siya nagsabi yes or no. Boss, kinabukasan, nandun na sa lamesa mo ang papel ni Robles. Kasi nakikiusap ng Pangulo sa, ano, nakikiusap ang Pangulo sa Executive Secretary. Eh, why si Attorney Vic, kung yun ang gusto mo, eh di, masunod. Executive, yung pirma. Then, after that, wala na. Nag-resign na po si Attorney Vic. Sayang si Attorney Vic. Since then on, yun na, naging masalimuot na ang ating pamamalakad sa gobyerno dahil sa dami ng nakikialam. Lumalabas ngayon, ang presidente, he is not in total control of this government. Yun ang observation ko lang ito. Kasi yung PI na yan, unahin natin, yung controversy sa confidential funds, no, ni BP Sara, Office of the President ang nagbigay ng confidential funds sa OBP, tapos mamaya ginawang issue para i-impeach si BP Sara. Anong kasalanan ng OBP? Ang kasalanan lang niya dahil tinanggap niya end of the year, December, cleaner niya kagad. But I believe hindi binulsa ni BP Sara yung ilang million na yun na ano, binigay ng Office of the President. Oh, tapos, i-impeach. Oh, mabuti na lang. Once in a blue moon, nagdi-decide ang presidente, pinapakita niya na siya ang presidente nung sinabi niya na ayokong ma-impeach si BP Sara. Oh, di tumigil ang issue. Mga ganun sana ba? Ayoko. Ano pa? Ayan na. Ma-ICC, nung una, ang dami niyang sinasabi na ayoko, ayoko. Mamaya, pinapasok na pala ang ICC. Hanggang ngayon, wala pa rin tayong assurance kung anong kahinat na ni PRRD, General Bato at iba pa. Kasi, napakalabo ang Pangulo.
na parang hindi niya alam kung anong gagawin. Ito na, sa budget insertions, ang daming nangyayari. Wala, pirma siya ng pirma. Bakit? Siya na ba ang talagang tunay na presidente o may iba? Yun ang tanong. Sino yung tunay na presidente? O hindi ko nasasabihin. Your guess is as good as mine. O, dito na sa PI. O, ilang beses niya nang pinatawag ang Senado at mga senador at congressman sa Malacañang para ayusin. Hanggang ngayon, hindi pa rin tumitigil ang PI. So, anong objective ng PI? Para tatagal ang mga namumuno ngayon. O, sino ba yung nagsabi na si Pierre Ardi, nung Davao Rally? Binanggit na ni Pierre Ardi na si First Lady Lisa Araneta Marcos at Speaker Martin Romualdez ang gumagawa noon. Kaya nanawagan si Pierre Ardi na mag-resign na lang ang Pangulo kung hindi niya makontrol ang gobyerno. Kung wala sana itong mga pangyayari ngayon, yung mga PI, sabi ni Pierre Ardi, i-stop nyo lang ang PI, happy days, we'll be back again. Ibig sabihin, wala nang bangayan, wala na. Eh, ano ngayon ang PI? Kahit na-booking na sila sa ginagawang mga ayuda, mga budget insertion, tuloy pa rin. Kaya hindi rin tumitigil ang mga rally. After Davao Rally, may Cebu Rally. Sabi ni Attorney Vic, tuloy-tuloy lang daw ang rally hanggat hindi tumitigil ang administrasyong ito sa mga kanilang ginagawa. So, again, it all boils down to leadership. I'm sorry. Malaking pagkakamali ko, malaking pagkakamali natin. Bakit hindi tayo naniwala kay PRR din noon? No, sabi niya, he's a weak leader. Weak nga. Dahil hindi siya ang namamahala. Somebody is running this government for us. Mayroong de facto president.
Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!